So eto guys, naka-siyam na tali tayo ngayon. Medyo umaasenso na siya guys. Medyo marami-rami na ngayong araw na to. So sana sa susunod, medyo mas marami pa. So ayan, naka-siyam na tali tayo guys. So tatlo. Ayan mga ka-Wonder Farms, magandang araw muli sa inyong lahat. So welcome back to our channel. So guys, namitas kami ngayon ng sitaw guys. So hindi ko na ibinidyo yung pamimitas guys. So yan yung sa susunod, ipapakita ko yung pamimitas namin ng sitaw. So ipakita ko sa inyo guys yung nabitas namin. So eto guys, naka-siyam na tali tayo ngayon. Medyo umaasenso na siya guys. Medyo marami-rami na ngayong araw na to. So sana sa susunod, medyo mas marami pa. So ayan, naka-siyam na tali tayo guys. So tatlong maliit. Ito yung dinatawag na segunda. Ito naman yung kumbaga sasakyan ay permera. So ayan, kaya so medyo may mga kan pa siya, butas-butas. Tapos hindi talaga maiwasan guys, in-spray naman natin. Tag-araw kasi ngayon. Ngayon guys, samahan nyo ako, magkuhan tayo, maglagay tayo ng ako pala, hindi pala kayo, panoorin nyo pala ako kung paano maglagay ng lighting. So kailangan kasi natin ulit lagyan ng panibago pang support yung kamatis natin dahil ang bilis niyang tumangkad guys. So kailan ko lang siya nilagyan, tapos nung napatubigan bigla siyang taas. So yung bulaklak din guys, biglang dami niya, kaya tulad ng sinabi ko sa inyo, sa taas siya namumulaklak, hindi doon sa bandang baba. May mga variety kasi ng kamatis guys, sa ilalim pa napakarami ng bunga. Pero yung variety ng kamatis na tanim natin ay sa ibabaw siya, nagbubulaklak ng marami. Doon siya nagbibigay ng bunga. So hindi pa naman natin siya guys masasabing bunga siya. Hindi, kailangan pa natin siyang alagaan. Tapos saka na lang natin makikita kapag namimitas na tayo kung i-compare natin yung binuto. Sabagay, binuto rin naman yun, kaya lang galing sila sa manufacturer. So tingnan natin guys yung sarili nating pagbubuto, kasi tayo mismo ang nagbuto nun. Kasi marami nang sasabi guys na iba yung ibinubunga nung binibiling buto. So yun lang guys, dito makikita natin, mapapatunayan natin guys, pag namimitas na tayo. So meanwhile, so habang hinihintay natin guys na magbunga yung kamatis natin, panoorin nyo muna kung paano natin na araw-araw alagaan guys. Saka pala yung talong natin guys, medyo lumaki na yung dahon. So ayan guys, naitali na natin sa dulo. So ang gagawin naman natin, tatalian natin bawat post. So guys, tatali lang natin siya dito. Ayan, buhol lang natin na ganun. Tapos dito guys, ayan, para safe siya, hindi siya masyadong ganun hangin. At least nakikita nyo guys, kailan lang natin nilagyan itong isa na to. So nung una ang ganyan lang, tapos kailan lang natin, ilang araw pa lang natin nilalagyan guys. So nakita nyo, bilang taas sya. Ayan pala guys, medyo itong halaman natin na to, walang to eh, sinubukan ko lang siya.
para siyempre yun nga, gusto kong mapatunayan or makita kung ano talaga yung ilalabas ng pagka ang tanim natin ay binuto. O kung sa pagandahan guys, maganda naman siya. Satisfied naman ako sa ganda niya. Tapos nakita niyo naman guys, napakalalapad ng dahon. Hindi mo rin masasabi na pangit kasi talagang maganda yung itsura niya. Kung compare mo nga dun guys sa unang tanim natin na amatis, hamak ganda na to. O yun nga lang, hindi ko makita ngayon kung ngayon siguro guys, naglalabasan na yung bulaklak. Ngayon natin makikita guys yung bunga. Kasi yung sa amatis ni kuya guys, sa isang kuya ko, nakipag-spray kasi ako, nakipitas ako doon nung nakaraan. Nung may kamatis siya, napakaraming bunga. Dito pa lang guys, sa bandang baba. Kung makikita nyo ito guys. Dito pa lang sa bandang ito, napakarami niya ng bunga. So, ipapakita ko sa inyo guys yung... Kung hindi ako nagkakamali, may video ako noon eh. Nung nagtatali ako sa kanya ng leting. So, ganito rin guys, nilalagyan natin ng leting. Papakita ko yun sa inyo kung kayo na lang ang makikita nyo talaga kung ano yung diferensya. So maganda siya, umpisa maganda, hindi nagpapahuli itong binuto. At yun lang, titingnan natin kung sa bunga naman ay magkakaroon ng problema. Sa ganda at ganda, hindi nagpapahuli, parehas lang guys. Mapapaganda mo rin siya. Yun nga lang, hindi natin alam kung yung bunga niya ay masasatisfy tayo. So hanggang ngayon, ngayon guys, hindi pa natin siya malalaman kung hanggang hindi tayo namimitas ng bunga. So pagka namitas na tayo, doon natin malalaman na mas maganda talaga yung binibiling buto o yung binibiling binhi. Kasi minsan may naka guys, may nabibili ka na tubo na, so itatransfer mo na lang. So, transfer mo na lang siya guys, tapos yun nga, hindi din natin alam kung anong buto yun, kung binili ba nila o binuto lang din. Pero mas maganda siguro kung ikaw na mismo yung bibinhi, tapos ikaw magpupunla. I mean, bibili ka ng buto, tapos ikaw yung magpupunla. Kasi meron mga nanlolo ko din guys na yung mga sa mga titinda ng kan. Hindi ko po nila lahat, pero minsan pag nagtanim ka, hindi rin nagbubunga. Hindi rin mo rin masabi talaga kung saan nanggagaling yung mga binhi nila. Minsan sinasabi nila ganung variety, pero hindi naman pala. Hindi natin masisisi sila guys, baka sa dala ng pangailangan na nagagawa nila yan. So yun guys, dapat mas maganda makakatsyak tayo nga. Tayo na mismo yung bibili ng binhi o yung nakapak o yung nakadata na buto, tapos tayo na mamunla para sigurado tayo. So, yun lang guys, pagpatuloy natin yung pagtatali natin. Samahan nyo. Guys, tingnan nyo yung kamatis natin. Oh. Buhay pa. Ayan pa yung mga unang tanim natin. O, ayan. Oh. May bunga pa. Yung ampalayan natin, wala na. Gumibap na. So, tatanggalin ko na yung kanyan. Tatanggalin ko na yung baging yan. Para makabulas na yung talong. O yan guys, so dami pang bunga nyo. Ito. Yan. Pansin nyo, lampas na sa akin. Yung talong, ay yung kanyang kamatis. Dami pa niyang bunga. Yung sitaw natin guys. Okay, pitas natin kanina. Dahil pang bunga. So, biglis lumaki. So, nakasipsip na agad ng tubig. Nung nakasipsip ng tubig, biglang laki ng bunga. Maganda siya. Sa bunga lang yata. Hindi tayo guys satisfied. Ayan guys, tingnan nyo. Meron siya tatlo.
Ayan. Ano ba isa? Hindi natin alam kung tutuloy yung isang maliit na yun, guys. Isa, dalawa, tatlo din. Pero ang bulaklak niya, kung bibilangin natin ay ito yung isa na matay. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, lima, anim, pito. So, 2, 4, 6, 7. So, itong variety na ito, kalimitan sa bulaklak niya is pito lang. So, tingnan din natin ito, guys, isa. So, ayan, tingnan natin ito, isa. Kaya lang, maraming nasira. O, ayan. So, ayan ang problema, guys, kahit maganda yung bulaklak mo. Pag di nagtuloy, katulad na ito. So, bilangan din natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, hanggang 7 lang siya. Pero may mga variety na napakarami. Halos isang ganito, guys. Umaabot ng 13, ganyan. Hindi lang yata. Kung mapapanood nyo sa YouTube, may nakikita akong gano'n, napakarami ng bunga. So, yan lang. Samahan nyo ako, guys. Pakita ko sa inyo yung tanim nating talong, guys. So, ito na pala yung tanim nating talong. Medyo inahabol na rin siya ng damo niya. Mukhang marami tayong magiging trabaho sa susunod na mga araw dahil napatubigan natin. Sigurado lalabas na lahat ng damo niyan. Nakatikim ng tubig. So, ayan. Nakalimutan ko na, guys, kung pang ilang araw na to. Siguro nasa mga mahigit 10 na or 10 to 13 days na siguro to. Tagal na kasi akong hindi nag-upload, in-upload yung update. Matagal na kasi akong hindi nag-update sa tanim nating talong, guys. Ito, guys, hindi ito yung una nating tanim nandun. Medyo mas malalaki pa dito. Ito yung pangalawang tanim natin. Kasi hinintay natin yung paglaki ng punla. Pagka kasi medyo maliit, alanganing itanim. Pwedeng mas malaki yung chance na kan mamatay. 50-50 yung pwedeng kan. Kasi maliliit. Yung kasi unang tinanim natin yun, katulad na naghulip tayo, guys, ng mga sa nakaraang vlog natin. Medyo maliit nating tinanim, guys. Pero okay naman na itong namang tanim natin na to. Naghulip lang tayo dito, parang isang piraso, guys. So ito, hindi natin nahulipan, pero buhay naman siya. Dadalawang dahon, nagsusupang naman siya yun, guys. Gaganda rin yan, guys. Ang paganda lang, nagagandaan ako sa kamatis natin, pero hindi ako nagagandaan sa bunga. So, yun lang. Tingnan natin, guys, sa mga susunod na araw kung ano yung ilalabas, kasi hindi naman natin alam kung mamaya, baka bukas or sa ibang araw, biglang dami ng bunga niya or bulaklak. Tabay lang kayo sa guys at i-update ko kayo palagi dyan. Ngayon, malalaman na yung mga nais magtanim ng kamatis. So, pwede nyo nang butuhin kung makikita nyo dito kung dadami yung bunga. So, kasi alam ko, guys, yung napipitas ko na nakaraan sa 4 na tudling, parang nasa 2 crates. So, 60 kilos. So, ito dapat maka yung pinakadagsa yun, yung pinakamaraming bunga. So, nakaka 2 kahon. So, baka sakali kayanin niya, guys, yung 60 kilos na pitas natin nun. Isang pitasan lang yun, guys. Pagitan isang araw. So, tingnan natin itong bakuan na to. Pinunla natin. 4 na tudling din kasi yan, guys. Kaya lang hindi siya sabay. Merong 2 mas maliit. Hindi ko kasi sabay-sabay na itanim. Ayan, guys. Maraming salamat sa mga nanonood po dyan, sa mga ka-wonders natin dyan. So, maraming salamat po sa inyo sa panonood. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe and like, share, and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod ko pa pong video. So, maraming salamat and see you on my next vlog.